Good morning sa inyong lahat. Happy New Year. Ayan, praise God. Talagang makikita mo kung sino talaga ang committed ano sa Panginoon. Ha? Kahit umuulan, no? Basta para kay Lord, nandito tayo. Ako natutuwa ano, sa testimony kanina na nakita ko po yung growth ng bawat isa, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon na bilang pastor ay parang nabubuhayan ako. Ha? Nabubuhayan ako, ibig sabihin, yung mga taong pinagtiyagaan natin ay talagang lumalago sa Panginoon. At nakakatuwa po yung level of maturity nyo. Kasi alam nyo, yung taong mature ay nararamdaman niya yung blessing ni Lord sa buhay niya. Kumbaga, kahit meron siyang pinagdadaanan, nakikita niya pa rin na mas malaking ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. No? Yun yung mga mature. Yung mga hindi mature, kasi mas nakikita niya yung, mas marami siyang nakikitang kulang sa buhay niya kaysa binigay ng Panginoon, ano? Ganon. So, nakakatuwa po, no? Alam niyo, habang nagpapunta kayo sa harap, nakikita ko na, Lord, talagang nag-mature na siya. Mula nung dumating siya rito, hindi ganyan siya mag-testify, ano? So, praise God, no? At nagle-level up na tayo sa Panginoon. Amen? At saka yon yung mga tama yung sinabi ni Tim. Alam mo, si Tim, natutuwa at tataga ako sa kanya. Nagiging madaldal na siya ngayon. Ang laki ng level up. So, alam ko, meron din sa inyong ginawa at inaayos ng Panginoon ng kanilang buhay. Ano? At siguro, darating ang panahon, lalo na ngayon, no? At lalo na, ito magandang challenge sa atin, ha? Yung mission natin sa Panginoon, magawa natin. Amen? So, ngayon pong January ay pag-uusapin, nagpipray ako sa Panginoon, Lord, ano ba ang magandang message sa January? Alam niyo, dapat po pala, taon-taon ay pinapaalala sa atin, kahit sa akin, yung role natin sa mundong. Bakit ba ako nandito sa mundong ito? No? Ano ba ang mission ko? No? Natanong niyo na ba sarili niyo? No? Lord, bakit ba ako pinanganak? Ano ba ang mission? Ano ba pinagagawa mo sa akin? No? So, every time dapat pinapaalala natin yun, hindi pwedeng, alam ko na yan, no? Kasi minsan, sa kalagitnaan ng taon, nalilimutan natin, lumilihis po tayo sa mission natin, no? So, ang message po ng Panginoon ay pinamagatan ng benefits of having a mission in life, no? Pero simulan natin sa panalangin. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil, Lord, napakabuti mo sa amin. At, Lord, wala po kaming masabi. Dahil lang, pwede lang namin sabihin ay magpasalamat sa iyo, manampalataya, at patuloy kang purihin, Panginoon. Hindi po kami magko-complain, Panginoon, dahil Lord, sobra-sobra ang ginawa mong kabutihan sa amin. Lord, hindi po namin mabilang lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Lord. Salamat po sa biyaya ng kalusugan, biyaya ng pamilya, na Lord, at biyaya ng isang pamilyang nananampalataya sa iyo. Yun lang po ay, Lord, walang katapat na pera na magbibigay ng kagalakan sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa maturity ng bawat isa na dinala mo dito, na patuloy sila nag-grow sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po kami, ako, Panginoon, sa mensaheng ito, at dalangin ko mag-glorify ka, maitaas namin ang pangalan mo. Wala nang iba, kundi ikaw lamang, Panginoon. Tulungan mo ako ibahagi ang mensahe mo na may kapangyarihan, may power, may Lord, pumasok sa puso namin, madala namin ito sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. We give glory to your name. Sa iyo lang po ang papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, importante po meron tayong mission sa buhay natin. No? Ang pinag-usapan po nating mission dito ay mission based on the Word of God. No? Hindi po yung personal na mission. No? Meron tayong mga personal na mission sa buhay. Yung bang gusto kong makatapos at paggawa ng bahay ang aking mga magulang. Gusto kong mag-abroad at matulungan ang aking mga kapatid. No? Maraming ganyan. No? Pero hindi naman masama yan. Pero ang pag-usapan natin ay mission para sa isang believer ng Panginoon. No? Napaka-importante po ito kasi para hindi po nasasayang ang buhay natin. Dito. Sabi po sa Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, people perish. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puro kaguluhan. Ito po ay magandang
paraan para i-evaluate po natin ang nangyari sa atin noong 2020 na makita natin, Lord, sana nung New Year, ano, ginagawa niyo to, ginagawa ko to na ano ba ang nagawa ko noong 2020 para sa iyo? Nag-improve ba ako sa aking Christian life? O nag-fail ako sa pinagagawa mo sa akin? So Lord, kung nag-fail ako, dapat ngayong 2021 ay magawa ko na yon, no? Parang ganon, no? Maganda yung, hindi lang yung answered prayers, no? Tingnan na natin yung ginagawa natin kay Lord, no? O kung minsan, Lord, mukhang malabo ata ang mission na pinagagawa mo sa akin. O hindi ko maintindihan. Sana ngayong 2021 ay maintindihan ko. Okay? Alam nyo, ang isang taong, sabi dito sa Bible, no? Proverbs, pag wala ka daw mission or visions sa buhay, magkakaroon ng kaguluhan sa buhay mo. Okay? Parang, hindi rin sa Baguio nakikita ko yon. Kapag nagda-drive ka po sa Marcos Highway, puro fog po yon, no? Ngayon, kapag dumadrive ka sa isang fog, no, delikado. Kasi yung susunod, ang nakikita mo lang malapit, sa susunod, hindi mo alam kung bangin na, no, malabo, no? So yan ang buhay po ng isang taong walang mission sa buhay. Malabo, hindi niya alam na yung susunod na dadaanan niya ay bangin na, no? So marami pong Kristiyano na hindi po clear sa kanila yung mission na pinagagawa ng Panginoon. Okay? Pagdating ng mga ilang araw, natatalakayin po natin yung mission na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero ngayon, dapat importante na meron tayong mission sa buhay na pinagagawa ng Panginoon. No? So mapapansin nyo, marami pong Christians na palipat-lipat sila ng church. No? Pag may hindi nagustuhan sa pastor, lilipat. Pag hindi nagustuhan ng worshiping, lilipat. So naghahanap sila ng isang church na mamiministeran sila. Okay? Baliktad, ano? No? Dapat ikaw ang nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon kung ito ay Kristiyano. Ngayon, kaya mga ganun sila, hindi po clear ang mission nila sa buhay. No? Gusto nila pakabig lang ng pakabig. No? Okay? Marami ding Christians na matagal na sa church, ayaw mag-commit sa Panginoon. No? Natatakot sila, baka lang pag nag-commit sila, maraming mawawala sa buhay nila. O maraming bawal na hindi nila pwedeng gawin. No? So, ibig sabihin, hindi clear sa kanila yung mission ng Panginoon. At marami rin Kristiyano na nabubuhay ng nagko-compromise, di ba? Pag Sunday o pag Bible study, Kristiyano sila. Pag Monday to Friday, nagko-compromise na sila. Hindi rin clear ang mission ng Panginoon sa kanila. At marami rin Christians, no, na umaattend lang sa church kapag anniversary, Christmas party, tingnan niyo, dahil bakante, no? Ha? Pag may parapol si pastor, birthday ni pastor, napupuno ang church, pag umuulan na katulad na ganito, nawala na, okay? So, hindi po clear ang mission ng Panginoon sa kanila. O wala silang ganang gawin ang pinagagawa ng Panginoon sa kanila. Okay? Napaka-importante po ng mission natin. Kasi yun po nagbibigay ng purpose sa ating buhay. Na may dahilan bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Pangalawa, may direction po ang ating buhay. Kapag mission ka, may pupuntahan ka. Kumbaga, yung bawat oras, talento na ginagawa mo, hindi po nasasayang yun. Meron kang direksyon. At higit sa lahat po, may reward ka sa langit pag nagawa mo yung mission na pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? So dito po, emphasize natin na importante po na meron tayong mission bilang isang Kristiyano. Okay? First, having a mission defines what we do and what we don't do. Okay? Sa Isaiah 49 verse 4, sabi, I have labored in vain, I've spent my strength for nothing at all. Okay? So, kapag ang mission mo, maliwanag sa puso mo, alam mo yung hindi mo gagawin at alam mo yung dapat mong gawin. No? Hindi po nasasayang ang effort mo. No? Maliwanag na maliwanag na
ito ang pinagagawa sa akin ng Panginoon. Okay? So ito, pag-aaralan natin po na one of our mission is to bring people to Christ. No? Simple lang, no? To bring people to Christ. Kapag ito'y maliwanag sa puso mo, alam mo na ang gagawin mo. No? Alam mo na ang gagawin mo na, paano ba? Di ba maliwanag? Paano ba dadaan? Paano ba naladala ang tao sa church? Di mag-invite ka, napakasimple lang naman yun eh. No? Pero pastor, nahihiya ako eh. Baka tumanggi siya. Mag-share ka, share mo yung buhay mo, nahihiya ako. No? Pero pag clear sa iyo yung mission ng Panginoon, mas importante po yung pagmamahal ng Panginoon sa nakakahiya. Kahihiyan mo. Kumbaga, mas binibigyan importansya ang pinagagawa ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, kaysa sa kahihiyan mo. No? Alam niyo po, isa sa mga prayers ko ay yung mga kapatid ko ay madala ko sa Panginoon. Yan po ang last 2020, yan pang pinagpipray ko. At in-evaluate ko po yung sarili ko na bakit ko hindi sila madala sa Panginoon. Meron po akong dapat baguhin sa buhay ko. So, hindi silang may kasalanan, mukha ako. So, unti-unti po, inaayos ko yung sarili ko, ina-accommodate ko sila, kinakausap ko sila. Nakikita ko po na isang araw, yung kapatid kong bunso ay tumawag sa akin. At sabi niya, Kuya, ipag-pray mo nga ako. No? Kakala ko, kailangan niya ng pera eh. Ipag-pray mo nga ako, sabi ko. Wow, sabi ko, kailangan ko ng prayers mo. So, nung pinagpipray ko siya, shinare ko yung gospel. Sa telepono, nag-sinner's prayer kami, tinanggap niya si Lord. At umiyak siya. Lalaki ito, ah. Lalaki. At medyo malayo kami, no? Tapos, alam nyo, pag ganun, parang gumaan po ang kalooban niya. Tapos, nung birthday ko, tinawagan niya ako. Sabi niya, Kuya, maraming salamat sa panalangin mo sa akin, sa lahat ng tulong mo. Natutuwa naman ako. Alam mo, sabi niya, eto, hindi kami sanay sa mga lalaki, ganito eh, no? Sabi niya sa akin, Kuya, alam mo, mahal na mahal kita. Eh ako naman, di naman ako sanay sa ganito. Sabi ko, alam mo Paul, sige, mahal din kita Paul, sabi ko. Hirap sa mga lalaki yan, di ba? Napakahirap. Pero by the grace of God, no, nasabi niya yun at nasabi ko yun. Biruin mo, no, mahirap kasi hindi kayo close eh. Alam mo yung mga lalaki, yung mga babae, okay na. Matatapang yun eh, no? Mga, oh, parang ganyan. Pero parang isang lalaki magsabing, mahal na mahal kita, Kuya. Paul, mahal din kita. Alam mo, dahil mahal ka ng Panginoon. So, sabi ko, isa pa yun sa mga answered prayer ko nung 2020 na yung isang kapatid ko na dala ko sa Panginoon. At isa-isa na sila pinapray ko na malapit ko sila Panginoon. Madala ko sila. Kasi yun ang mission. Maliwanag po yung mission na pinagawa sa akin ng Panginoon. Ilapit ang mga tao sa... Kung kayo hindi ko kaibiga, hindi ko kakilala, hindi kayo kamag-anak, nalalapit ko sa Panginoon, yung kapatid ko pa. Di ba? Yung magpamilya mo pa. No? No, JM? No? Yung pamilya pa natin, dapat yun sila. Sila. So, yun po ang mission na pinagagawa ng Panginoon sa atin. Yung buhay natin. Tanungin natin. Alam mo, sa totoo lang, ang pamilya medyo mabigat. Pero tanungin mo, huwag mo silang sisihin. Ibalik mo, Lord, ano ba ang kasalanan ko? Ano ba ang mali ko? Ano, pati hindi ko sila mailapit sa iyo. No? Ako, binaliktad ko na kaya iniisip ko, binago ko yung pag-approach ko, binago ko yung buhay ko para madala ko sila sa Panginoon. No? Yun ay revelation ng Panginoon. No? So, importante yung mga mahal natin sa buhay. Ilapit natin sila sa Panginoon. Yun ang pinagagawa ng Diyos. No? Ano mga hindi mo dapat gawin? Pakita mo. Ito, nakikita ko po ito. No? Kaya po tayo nalalayo sa mission na pinagagawa ng Panginoon. Masyado tayong focus sa pagkita ng pera, no? Sa mga nagtatrabaho. Masyado tayong iniisip na pagkakapirahan, pagkikita ng pera, pag-overtime, dadami ang pera. Pag yan po ang nagdiyan ka, nagbuhos, no? Malilihis ka sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Tandaan niyo po yan. No?
dapat balanse lang tayo, no? Tandaan niyo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pag inuna natin siya, hindi niya tayo pababayaan. Sobra-sobra pa. Ano? O, tingnan mo si Joanna, sobra-sobra pa. Biruin mo, hindi naman siya nagtatrabaho, pero marami siyang binabayaran. O, dahil sobra-sobra. Diba? Amen? Ano pa? Yung masyadong pag-entertain ng sarili. No? Marami kang, ito dapat bantayan natin to na palagi na lang natin iniisip, napasayahin ang sarili natin. Ano? Ano bang lahat ng gusto mong gawin para sumaya ang sarili mo, nauubos na yung oras mo para ibigay naman yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. No? Lagi mong inip, paano kaya ako sasaya? Ano kaya ang gagawin ko? Ano kaya ang gagawin ko ngayong araw para maging masaya naman ako? No? So, pag nasobrahan ang oras mo doon, hindi naman pumasama yun, pero pag nasobrahan yun, malalayo ka sa pinagagawa ng Panginoon sa buhay mo. No? Masyado kang na-involve sa relationship, no? Masyado mong iniisip pasayahin yung taong mahal mo. No? Masyado mong pinagbibigyan yung taong mahal mo. No? To the point na nilalayo ka na sa Panginoon. Okay? Yan ang mga hindi mo dapat gawin. Dapat clear sa'yo na pag ginawa mo to, malalayo ako sa mission na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Amen? Something that we do and something that we don't do. Worries. No? Ito pa yun, no? Masyado kang nauubos ang emotion mo, ang tulog mo, dahil marami kang takot, marami kang worry sa buhay, kaya hindi mo na nagagawa ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Okay? So, importante po, alam natin ang mission natin sa Panginoon para malaman natin ano ang dapat gawin at ano ang hindi dapat gawin. Okay? Pangalawa, having a mission allows concentration. Yung effort mo, yung time mo, yung mga kaperahan mo, naka-concentrate lang sa isang bagay na pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Okay? Alam niyo po, nung maliit kami, meron kami magnifying glass na binibili ng tatay ko. Yun. Tapos, yung isang papel, sinusunog po namin yun ng magnifying glass na pag tumutok yung maliit na rays ng sun doon sa papel, umiinit yun. Alam niyo yun? Tapos nasusunog, no? So, ang nangyayari doon, yung rays ng sun, no? Lahat yung kalat, kinocompress niya na para mag-concentrate lang siya sa isang beam na sobrang init para masunog yung papel. Okay? So, ganun din po kapag meron tayong mission sa buhay, yung effort natin, yung mga time natin, yung lakas natin, yung abilidad natin, yung pera natin, naka-concentrate lang sa isang pinagagawa sa atin ng Panginoon para maging effective tayo. Okay? Maging effective. Sa Luke chapter 10 verse 41, okay? Dumating po si Jesus sa bahay ni Mary at ni Martha. Alam niyo to, no? Si Mary po ay nakikinig kay Jesus, habang nagtuturo si Jesus. Si Martha naman ay busy sa kapagluluto, pagpe-prepare na makakainin nila, which is hindi naman masama, 'di ba? Hindi naman masama. Tapos sabi ni Martha, Jesus, sabihin mo naman kay Mary, tulungan ako dito sa aking ginagawa, no? So parang inutusan niya si Jesus na sabihin kay Mary na tulungan si Martha sa kanyang pagluluto. Ang sabi ni Jesus, Martha, Martha. Dalawang beses pa kasi ito importante, no? You are upset and worried about many things, but only one thing is needed. Okay? Martha, marami kang pinagkakaabalahan. Pero ito lang ang kailangan. Dito ka lang mag-concentrate. No? Kumbaga, tanggalin mo na yung worries mo. Ito lang, dito ka lang mag-concentrate sa isang bagay. No? So last year, marami tayong worries ka. Baka magkasakit ka. Worry ka. Baka mawalan ka ng trabaho. Worry ka sa pag-aaral mo. Ang dami mong worries. Tanggalin mo yung worry. One thing is needed. Dito ka mag-focus. Dito sa mission na pinagagawa ko sa iyo. Okay? Ganon din kay Paul sa Philippians chapter 3 verse 13, no?
si Paul po ay sinasabi niya na although disipulo siya ng Panginoon, hindi pa rin siya kumpleto, no? Sabi niya, Philippians 3 verse 37, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, okay? Sabi niya, ito ang dapat kong gawin. Dito ko mag-concentrate, no? This is one thing, no? Looking forward. Kalimutan ko na yung huli. Problema lang yun. Pampagulo lang yun, no? Dito ako mag-concentrate sa harap, no? So, pag sinabi sa Bible, one thing is needed, one thing I do, ibig sabihin, dun ka lang mag-concentrate. Dun mo ilagay yung lakas mo, yung buhos, buhos yung talento mo, dun sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. One of our mission as a Christian is to minister to people. No? Makatulong ka sa kapwa mo. Makatulong ka sa mga nangangailangan. No? Diba? Isa yan sa, sinabi sa Matthew 22, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. No? Tapos, love your neighbor as yourself. Makapag-minister ka sa mga taong nakakailangan. Isa yan, pag-aralan po natin yung mga mission natin yan. No? Sa aking pagkakakilala sa mga pastor, marami pong pastor na nagdaan sa amin sa Baguio, na nag-start pa yung church namin. Halos pare-pareho po ang mga pinagdadaanan ng pastor. No? Kasi maliit lang po yung church namin. No? So sa umaga po, yung pastor na yan po, unang-una, na, bago pa lang mag-service, no? Every day, nagbabahay-bahay na yan. So, nakikipag-Bible study, nakikipagkwentuhan, minsan, buong araw, nasa bahay, nakikipagkwentuhan, tapos minsan, dahil hindi naman gaano kayaman yung mga taong pinupunta niya, naglalabas pa siya ng pera para magmerienda sila o magdala sila ng merienda. Okay? Pag Sunday service, maaga siyang nagigising para isalansan na yung upuan, magwawalis na yon, ayusin na yung mga speaker, tapos yung iba darating, yung iba susunduin pa, no, ng mga members, no. So pag nakaporma na dito yung mga members, si pastor magigitara na. Magigitara na siya. Normally siya nagigitara, siya na rin kumakanta. Okay? Pagkatapos siya mag-worship, babawi yung gitara niya. Tapos magbi-preach na siya, no? Okay? Habang nagpi-preach siya, pagkatapos ng preaching, benediction, uuwian na yung mga membro. Si pastor, isasalansan niya na naman yung mga gamit niya. No? So lahat, ginamit niya dahil clear sa kanya yung pinagagawa ng Panginoon. Makapag-minister sa tao. Ginamit niya yung pera niya, yung oras niya. Lahat, siya nagtrabaho. Hindi siya nagreklamo. Okay? Pero focus kasi siya sa pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Doon siya nag-concentrate. No? So kapag ganun tayo mga kapatid, wala pong masasayang na oras sa atin. No? Hindi po masasayang yung panahon natin, hindi masasayang talento natin, kasi nagagamit po natin kung anong meron tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Ilapit sila. O kaya makapag-minister, makatulong sa tao. No? Last 2 days ago, nag-usap kami ni Tim. Sabi ko, Tim, ano ka na? 21 ka na ngayon. So, magdidibo ka ba? Total, meron naman tayong events place. Ha? Tapos, kung mag-request ka ng 21 blue bills, meron kang 21,000 kaagad. Sa'yo na yun. No? Ano sa tingin mo? Magdidibo ka ba ngayong 21? Anyway, sabi niya, hindi na lang. Magbigay na lang tayo ng grocery sa mga tao na nangangailangan sa Tagaytay. Okay? So, sa kanya, clear na sa kanya, bata pa lang sa kanya, ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Clear na sa kanya yung mission na kung anong meron siya, gagamitin ko para makatulong sa tao. No? Clear. Dapat clear sa iyo yung mission ng Panginoon. No? Having a mission assists evaluation. So, una, no? Clear defines what you do and what you don't do. Pangalawa, having a mission allows concentration. Having a mission assists evaluation. Evaluate mo yung sarili mo. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sabi doon, examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves, no? Suriin mo ang sarili mo kung talagang pananampalataya mo ay sa Panginoon, no? At tingnan mo ang sarili mo.
Ano ba ang ginagawa ko sa Panginoon? One of our missions ng isang Kristiyano is to grow in faith and obedience to Christ. Ibig sabihin, gayahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Gayahin mo siya sa buhay mo. Bilang pastor, lagi po akong nagtatanong sa sarili. Lagi kong kinakausap ang Panginoon kasi dito masarap magmuni-muni, no? Lalo na pag wala kang ginagawa. Lord, meron ba akong dapat baguhin sa sarili ko? Sabi ni Lord, marami. Okay? Unang-una, yung pagiging tactless mo sa pagsasalita at saka pagiging prangka mo, maraming tao na sasaktan. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na bago ako magsalita, isipin ko muna. Okay, hindi na lang ako magsasalita. Takpan mo na lang yung bibig ko para hindi ako makasakit ng tao. Sabi ni Lord, pastor ka, dapat hindi ka na nang-aasar. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan ko matanggal itong sarili ko. Kasi binago mo na. Alam ko, binago mo na ako. At marami pa akong dapat ayusin sa buhay ko. Tulungan mo ako, Lord. Alam mo, sinulat ko po yun lahat dito. Lahat ng sinulat, lahat ng pangit sa buhay ko, sinulat ko yan. Dito, dapat hindi ka nang aasar, dapat dito, sensitive ka na, dapat marunong ka magpuri ng tao, dito, tanggalin mo na yung... So, lahat ng negative, dito ko pa, ito dapat ang gawin ko. Pinag-pray ko po sa Panginoon yun na makayanan ko, this is 2021. Kasi, kailangan ko yon, kasi may pinagagawa sa akin ng Panginoon na mabago ko yung buhay ko na katulad ni Kristo. Isimagine mo si Jesus nang-aasar. Diba? Hindi naman siya nang-aasar. Pag nagsalita siya, natutuwa ang mga tao. Pag nagsalita ako, nasasaktan yung mga tao. So, mali, diba? Lord, baguhin mo ako, ilagay mo ako sa ganitong sitwasyon ng buhay ko. No? So, yun po ang ginawa ko at nakita ko marami pa akong dapat baguhin bilang pastor. No? At gano'n naman po yun, no? Kahit naman ikaw ay malayo na narating, marami ka ng alam, tuloy-tuloy pa rin po ang paglago natin bilang isang Kristiyano. Amen? So, napaka-importante po na alam natin yung mission natin sa buhay. No? Unang-una, alam natin ang dapat natin gawin at alam natin ang hindi natin dapat gawin. Pangalawa, yung clear na mission ng iko-concentrate po natin yung ating lakas, yung talento, para dun lang, no? Para hindi nasasayang. At pangatlo, may evaluate po natin yung sarili natin. Kung nag-grow ba tayo? No? Last year, this year, nag-grow ba ako, Lord? Ha? Meron ba dapat akong ayusin sa buhay ko? No? Kapag ganun po ang buhay natin, madali na po mag-desisyon. Alam mo, decision-making ang importante sa Kristiyano. Kapag niyaya ka sa isang party-party, no? Na alam mo, masisira ang testimony mo, madali mag-desisyon. Diba? Diba, JM, no? Madali mag-desisyon. Kasi hindi naman yan pinagagawa sa akin. Malalayo yan sa mission ko. No? Kapag pumasok ka sa isang trabaho, na alam mo, malalayo ko sa mission ng Panginoon, hindi mo naiisipin kung magkano kikitain mo doon. Isipin mo na kung malalayo ako sa mission na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Okay? Kapag pumasok ka sa isang relationship na alam mo, malalayo ka sa Panginoon, malakas ang loob mo na sinabing, hindi na, ititigil ko na to. Dahil alam ko, malalayo ako sa mission na pinagagawa ng Panginoon sa akin. Amen? So, napaka-importante po ang mission sa ating buhay. Sa libro po ni Rick Warren, alam niyo, sabi niya, pag namatay siya, gusto niya ito ang nakalagay sa kanyang libingan. Acts 13:36. Sabi doon, David had served God's purpose in his own generation. Napakaganda, di ba? No? Gusto niya,
sa kanyang epita nakalagay doon na si Rick ay pinaglingkuran niya ang Panginoon sa kanyang henerasyon. Di ba ibig sabihin, nung nabubuhay pa itong taong ito, nagawa niya yung mission na pinagagawa ng Panginoon para sa kanya. Di ba? Napakaganda. Amen? So, mga kapatid, this month, pag-usapan po natin, biblically, no, ang mission ng isang Kristiyano. This is just an introduction. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po dahil, Lord, bilang isang Kristiyano, pinaalala mo sa amin na meron po kaming dapat gawin sa aming buhay upang, Lord, maging meaningful ang aming buhay. My purpose. At upang pagdating namin sa langit, Lord, ay masabi namin mission accomplished. At matanggap po namin ang reward na binigay mo sa amin. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa na, Lord, may sa puso namin ito, madala namin ito habang nabubuhay kami dito sa mundong ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen! 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 Hey!